Hello mga kabayan, welcome ulit sa aking channel. Heto na naman ang ating multicab at kagagaling lang nito sa biyahe. Ayan, maputik pa. Ngayon, dahil dumating na ito, tapos na sa kanyang biyahe, ay siya naman ang ating bibigyan ng panahon. At iti-check ko ang kanyang brake shoe. Ito. Babaklasin ko ang gulong nito at iti-check ang brake shoe at ang self-adjuster kung gumagana pa ba, hindi ba stuck up. Dahil ang multicab na ito ay medyo malalim na ang preno kapag inapakan. Pwedeng isa sa dahilan ay yung self-adjuster niya ay stuck up na siya. So hindi na siya nag-automatic na kapag malayo na ang clearance ng brake shoe doon sa brake drum ay kusang nag-a-adjust siya para tumaas ulit ang kanyang brake pedal. So iti-check natin yon at lilinisin natin. Okay mga kabayan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Okay, tara! Ayan, natanggal na natin ang gulong. Ito ay hindi basta-basta mabubunot dahil naka-press pa siya. Kailangan natin gamitan ng 12mm na bolt. Ayan, dalawa, pagkatapat yan. Yan. Kapag ganitong medyo matigas ikutin itong bolt, kailangan alalayan natin siya ng pukpuk kunti. Ayan. Saka natin siya ikutin ulit. Ayan. Ayan. Matagal-tagal na rin hindi ito nabuksan. Ayan. So ngayon, ito yung self-adjuster niya. Tatanggalin natin to at lilinisin para kung may stuck up man ay maging okay na siya. Okay, tanggalin natin itong spring.
Sunod, tatanggalin natin itong spring sa ilalim. Ayan. Ayan. Tanggalin natin yung pangalawang spring. Ito. Ito yung kanyang self-adjuster. Subukan nating galawin kung hindi pa stock up. Hihilain lang ito. Ayan. Okay pa naman siya. Hindi siya stock up. Saka yung mga ngipi niya dito ay wala namang problema. Kumakagat pa siya. Ayan. So ito yung pinaka-importante, dahil kapag nag-stack up to ay hindi na siya kusang nag-a-adjust kapag malayo na. Ayan, kapag malayo na siya, ganyan, kusa yung mag-a-adjust para idikit konti. At hindi na malalim ngayon yung ating preno. Pedal. Atin tong lilinisan ng brake cleaner. So dahil wala ko noon ngayon, ay uhugasan ko na lang siya ng sabon. Okay. Ayan, okay na siya. Ngayon, pwede na nating i-assemble. Okay, ito yung ating unang ikakabit. Dito sa may handbrake cable. Ayan. Ngayon, ang susunod nating ikakabit ay itong kanyang self-adjuster. Pero dahil ito ay nakataas pa, ayan, sa pagkakabit nito, kailangan nakababa siya para hindi sumayad yung brake shoe sa brake lining. Ito,
dapat nakalabel siya dito. Ayan, nakalabel na siya. So, pwede na natin yung ikabit. Sunod ay itong kanyang spring lock. Ang susunod na ating ikakabit ay itong spring sa taas at saka itong brake shoe. So sabay sila dahil kapag hindi mo sila pinagsabay ay may hirapan ka sa pagkabit nitong spring na to. Dahil sa lahat ay ito yung pinakamahirap ikabit. Para hindi tayo mahirapan, una ikabit natin dito sa kabila. Ayan. So kapag naikabit na, ay dito na naman sa kabila. Ayan. So kapag pumasok na, itong butas na to, dito nilalagay yung hook ng self adjuster. So ayan, ilalagay natin. Ayan, tingnan nyo. Ayun. So pwede na nating kabit dito. Ayan. Hindi tayo nahirapan sa paglagay ng spring na to. Okay, ilagay natin yung lock spring. Ayan. So ang susunod ay itong panghuli. Spring sa ilalim. Ganyan lang. Ayan. Kumpleto na siya ulit. Kapag ganitong tapos na, i-align nyo ang brake shoe na to para walang sayad doon sa may brake lining. So ito, tingnan nyo to. Ayan, makita nyo tong brake shoe na to. Ilagay ko yung kamay ko. Ayan, pumapasok siya. At dito naman sa ilalim, tingnan nyo, hindi. Ayan, hindi siya pumapasok. So kailangan pukpukin natin pataas. Ayan. So try natin ulit. Ayan. Ayan, label na siya. So ayan, ito ay label na. Sa kabila naman, dito pumapasok yung aking hintuturo. Dito ayaw. So ganun din, pukpukin pataas.
Ayan. Ulitin. Ayan, okay na siya. Sa pag-check nitong brake sa ating mga gulong ay napaka-importante 'yon para alam natin ang kondisyon ng ating preno. Dito naman sa kanyang self-adjuster, sa ngayon nakababa 'yan. At kapag nilagyan natin ang lining, ito nilagay natin ay kusa din niyang mag-a-adjust para sumakto doon sa clearance ng brake shoe at brake lining. Okay, ikabit natin itong drum brake. Ayan. Kapag ganong sit up ay hindi ka mahihirapan sa paggawa nitong brake na ito. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pinutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Okay, so bye-bye.